this? Her name is Clesha. Yeah. Welcome to Jesus Followers Community. Today we will pray for you. Lord, thank you for today. We worship you. Bless all the people to listen to your words. Make them okay so they would be happy. And bless us also so that we would be good and bless the children in the world. Lord, thank you for today. Bless all the pastors. Bless all the leaders. All the churches around the world. Bless everyone. We listen to your word. Bless everyone. That we will understand that we need to say. Lord, we ask your Holy Spirit to guide us, to give us wisdom, to teach us on your word today. Anoint our pastor as he would impart your message today. Thank you so much, Lord, and we pray your word will bring light to every one of us. We ask this in Jesus' name, amen. Word of the Lord today. Matthew 5:4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. We feed the word of the Lord today. God bless you. So, magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Nawa po tayo po ay nasa mabuting kalagayan at patuloy po natin naranasan po ang pag-iingat at ang kabutihan at katapatan po ng ating Panginoon. So, I would like to welcome you back sa ating pong series. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pangalawang Beatitude. At ano po ito? Ang ating pong tatalakayan ngayon ay hanguin po sa Matthew chapter 5 verse 4. Nang sabi po doon, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ayan. So, alam niyo po, napakaganda nitong paradoxical statement na to. Kasi kung maalala nyo, yung ating mga previous lessons or previous preachings sa mga nakaraang Sundays, okay, pinag-aralan natin na ang blessed daan ay from the word makarios, which also means happy or being enviable or parang yung kainggit-inggit. Ayan. So, kung kung sasabihin natin itong statement na to, in other words, para siyang happy are those who mourn. Diba? Parang, ha? Ano yun? Parang masaya ang mga malungkot. Parang ganun, diba? Parang hindi mo mai-re-reconcile. Pero ngayong araw na ito, okay, please stay with us, stay in tune, and let's hear, let's study, let's understand deeper kung ano yung ibig sabihin ng salita ng Diyos sa Matthew 5:4. Okay, Pastor? Tama nga po yung sinasabi po ni P.E. na isa nga po siyang paradox. Kita rin po, makasalungat po, di ba? Kasi nga po yung blessed na word ay hinango po sa salitang Grego na isa pong ibig sabihin ay happy or to be envied or inviable. So kita po ninyo, happy tsaka mourn, oh, 'di ba? Masaya at taghihinakpis. Makasalungat po 'yan. We know that is paradox. So paano po siya naging paano po nangyari 'yun? Bakit po sinasabi po ng salita ng Panginoon na blessed or happy are those who mourn or pinagpala or masaya or kaingit-ingit yung mga taong mga naghihinakpis. Pwede po ba yun? Okay, ibig po sabihin nun, halimbawa, okay, alam po natin, we are familiar with this kind of emotion. Kailangan po natin naranasan yung pagmumourn or paghihinakpis. Hindi po yung nalulungkot lang ha. Kasi alam naman natin na yung mourn is mas malalim. Oo, okay, tama. Mas malalim sa kalungkutan. Okay, di ba? Tulad po ngayon nasa pandemic po din tayo, alam naman po natin maraming mga pamilya na
na nawalan ng mahal sa buhay. So syempre kapag ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, then that you will mourn. So yun yung example ng pagmo-mourn. Di ba? Pag nawalan ka ng mahal sa buhay, okay, kapag siguro yung mga nakaranas ng breakup o siguro yung mga na-bankrupt yung business nila dahil sa hindi magandang sitwasyon, or yung mga iba nawalan ng trabaho. Okay, so mga example siguro yung mga pagmo-mourn, di ba? Pero sabi dito mapahalad daw. Okay, blessed or happy are those who mourn. So paano po nangyari yun? Okay, pero diba? Ang hirap intindihin yan, Pastor, no? Kasi kung aaralin po natin sa original context yan, original word ng mourn na yan, mas malala pa po pala yan kaysa sa nawalan lang ng trabaho, okay? Kaysa po sa nabutas lang ang bulsa at nawalan ng pitaka. Okay? Yung pag-iinagpis, yung kalungkutan po na iyan ay hinango po sa salitang Grego. Ang ibig sabihin po ay pag-iinagpis dahil sa ikaw ay namatayan. Okay? It is a grief over death. So, ngayon, mas makaka-relate po ang bawat isa sa atin sa salita ng Diyos kasi halos lahat naman po tayo nakasaksi na ng mga pamilya, kaibigan, kakilala ng mga namatayan. Kahit hindi po COVID yan, marami pong namamatay, di ba? So, it's just a kind of an example or a very specific example kung ano yung grief, kung ano yung mourning na tinutukoy doon. It is the highest level of sorrow. So, tama po yung sinabi ni Pastor, no? Hindi lang siya basta kalungkutan. It is the deepest kind of sorrow. Ito yung manifested grief. Ibig sabihin, obvious na grief. Okay? So, yung parabagang hindi mo maitatago na kalungkutan. At ito yung kalungkutan din na may paghihinagpis, may paghihikbi. It goes with wailing, it goes with crying, it goes with weeping. So, talagang, alam mo yun, yung nasasaktan ka. Let's take for example, yung sinabi ni Pastor Francis kanina, yung nag-break up. Ayan, so sa mga kabataan, relate na relate yan, okay? So, kapag nag-break up kayo, di ba parang ang sakit. Yung hindi mo mapipigilang iiyak ka talaga, okay? But you know what? Aside from all of these kinds of paghihinagpis na meron tayo sa balat ng lupa, balat ng lupa talaga. Okay, alam niyo po na may mas intimate pa na mourning na nais or ibig ipabatid ng Panginoong Diyos sa atin. At tatalakayin po natin yan. Okay, ano nga ba yung mourning? What kind of mourning is that, Pastor? Okay, so, ayan, para mas maunawaan po natin, ba't kaya tinawag na masaya or pinagpala or kaingit-ingit yung mga taong nag-mourn, nag-hinagpis. So, kailangan natin malaman kung saan ba, okay, sambang paghinagpis yun. Oh, ano toward yung hugot? Ano yung hugot? Toward what? Okay. So, ang tinutukoy po dyan na salita ng ating Panginoon po ay yung paghihinagpis o pagmumourn po whenever we commit sin. Okay? Yun. So, gusto ni Lord na kapag po tayo ay nakagawa ng kasalanan, ay maramdaman talaga natin na we are very sorry for what we have done. Okay? Sa Panginoon. Okay, so I think na-example ko nung nakaraan yung isang tax collector na nasa temple siya, na talagang hindi siya makatingin sa taas and kinakabugin yung kanyang dibdib, okay? Dahil he was very sorry dahil sa kanyang mga kasalanan na gawa sa kanyang buhay. And that is an example of mourning. Okay, nagmo-mourn siya because of the sins na nagawa po niya sa kanyang buhay. So God wants us, you know, God wants us na kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, na seryosohin natin yung ating pong paghingi ng tawad sa Panginoon. Yeah. Okay, kasi minsan, di ba, sa tao kasi, minsan humingi tayo ng sorry, pero minsan mababaw, di ba? Okay, kaya natin gawin yon. Pero kay God, siyempre, hindi natin pwedeng gawin yon. Okay, so kapag tayo po ay, siyempre, tao tayo, sabi nga nila, nakagawa ng kasalanan, nakagawa ng kukulang, may mga kahinaan pa rin mga tao, tayo may mga struggles tayo against sin. So,
So, kailangan natin makaranas ng ganitong klase ng mourning. Mm-hmm. Okay, ganitong klase ng mourning, kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan sa ating Panginoon. Mm-hmm. Okay, sa madaling salita, Pastor, yan yung tinatawag po natin na godly sorrow. Yes. Ayan. Inilarawan po yan ni Apostle Pablo, no? Godly sorrow that leads to repentance. Ayan. So kapag tayo po ay nagmo-mourn over our sin, it will lead us to repentance. Okay? Yes. So kapag hindi natin na-acknowledge yung sin natin, Pastor, kapag hindi tayo feeling sorry, it means hindi tayo mag-end up into repentance. Okay? Yeah. Napakaganda ng mourn na ito because in Greek word also, it also means feeling guilty. Mm-hmm. Okay? Yung nandyan talaga na nakukonsensya ka ba? Yung nandyan talaga sa dibdib mo na nababother ka because you have committed something against God, mm-hmm. you have committed something wrong. Okay? Mm-hmm. Yung conviction. Okay, yung conviction mo nandoon. So, ibig sabihin, hindi pa hardened yung puso mo. Okay, in tune ka pa rin kay God. Kasi you are really, really sensitive eh. If you have done something wrong, okay, you will have this kind of grief na, Lord, sorry, patawarin mo ako. Okay, forgive me. And that is repentance. Okay, at once na nagkaroon tayo ng godly sorrow na yan, we will have repentance and for sure, we're gonna have the forgiveness of God. At dun papasok yung comfort mo. Dun papasok yung blessing eh. The moment na malalaman mo na mayroon ka palang comfort, malalaman mo na magiging okay ka kay God, that is already a great blessing. And that would gonna make you happy in return. Na, diba? Think of this, if you have someone na mahal mo, okay, kapag meron kang isa na mahal mo and your relationship is not well, it's not going well, okay, sa isa't isa, di ba parang you are not happy at all. Okay, when something goes wrong, okay, pag nag-sorry ka sincerely and everything will parang ma-patch up kayo, maging okay kayo, and then that will make you happy in return. Okay? So, ayun yun eh. Napakaganda na you have that kind of blessing when you sincerely mourn over your sin. Our sin. Ayan. Okay, so, ang ganda po nun, no? Kasi ito yung godly sorrow that will lead to repentance. Alam naman natin na ito yung gustong mangyari ni Lord sa atin, that whenever we commit sin, God wants us to repent from that sin. Kasi yung repentance kasi, yung idea ng repentance, tinatalikuran mo yung kasalanan. Oo. Okay? Kasi when you don't repent, parang may plano ko pang gawin uli. At ulit-ulitin ulit yung kasalanan. Abuse of God's grace. Oh, yun. Parang abuse of God's grace yun. Para maalala ko sinabi ni Pablo. Well, ngayon alam nyo na God is a God of grace, ibig sabihin nyo, magiging lisensya na ba natin yun? Para gumawa ng madaming kasalanan. Okay? So, hindi ganun yan, di ba? So, we don't need to abuse yung grace ni God. So, kaya pala mapalad yung mga nagmo-mourn, okay, over their sin. Kasi laman naman natin na when we mourn over our sin, then that we have this kind of feeling na godly sorrow nag-lead sa repentance. Mm-hmm. And in that kind of situation, so that means kapag nandun tayo sa ganung situation, then tayo po ay lagi merong maayos na relationship sa ating Panginoon. Tama. Okay, well, nakita na din natin yung sa buhay ni David. Okay, a man after God's own heart. Oo. Isang tao malapit sa puso ng Diyos. Well, nakita po natin kahit na siya po ay very, you know, very close to the heart of God, pero nakita natin na hindi siya perfect. Nakagawa din siya ng malaking kasalanan. When he committed adultery. Yeah, so napakaseryosong kasalanan yun. But when he acknowledged yung kanyang sin, anong ginawa niya? Okay, di ba naging prayer pa niya na, Lord, restore unto me the joy of my salvation. He's okay. Really mourning at that moment. He was really mourning. Okay, kaya kita natin, di ba, si David, okay, bagamat nakasala siya, pero ang mahalaga sa buhay niya, siya po ay nag-repent. Okay? At tinalikuran po niya yung kanyang kasalanan. At doon natin makikita yung example ng pag-mourn sa kasalanan. So, kita natin, di ba, nung
hindi pa siya kinonfront ni Prophet Nathan. Nathan, di ba? O, walang mourning na nangyayari kay David at time. Okay, actually, he was enjoying this. I think this is, you know, ito yung gusto ni Lord sa atin eh, na huwag natin i-enjoy yung sing kapag nagawa natin. Oo, yun. Instead, gawin, maramdaman natin yung kabaligtaran. Mm-mm. We should mourn for it. Yes. Okay? Because that kind of mourning will lead us, okay, to a better relationship with the Lord. Mm-hmm. Kaya pala blessed. Blessed pala yung mga nagmo-mourn, okay, over their sin. Kasi, yan po ay isang katangian po ng mga totoong follower ng ating Panginoon. Totoong disciple po ng ating Panginoon. So that means, kapag seryoso ka, kung seryoso tayo sa ating pagsunod sa Panginoon, if you are a serious disciple of the Lord, then whenever you commit sin, you should, or we should mourn for it. May yeah. Kailangan natin mag-mourn for it. Ang ganda, di ba? Yung pangako ni Lord, for those who mourn, they will be comforted. Napakaganda ng pangako yan na comforted, no? Kasi kung titignan mo yan, ang comforted is from the word parakaleo. Mm-hmm. Okay? Para means, it's like God is beside you. Mm-hmm. Okay? See? When we commit sin, the guilt feeling makes us feel that we are away from God. Mm-hmm. When we mourn over our sin and it will lead us to repentance, then we have the assurance of the comfort of God. Ano yun? Para kaleyo. It means God is beside you. Wow! Ah, diba? So, kahit na yung sin kasi, eh, yan ang nagpapalayo sa atin sa Panginoon eh. When we mourn over our sin and we become sincerely sorry from our sins, then we would have that assurance and comfort that God is beside us. Diba? Napakaganda nun. Even in our most fragile moments. Kasi even David, yung example mo ni Pastor, diba? A man after God's own heart. Nakita natin may weakness din siya. So, aminin man natin or hindi, all of us have our own weaknesses. Mm-hmm. Okay? And God knows that. Pero ang maganda, when we acknowledge kung saan tayo nadapa, okay, God is able to help us, okay, na tumayo uli. Because the word comforter is not only the word, it's not only, it doesn't mean only comfort. It also means encourage. Okay, wow! So, hindi lang basta, kaya mo yan. Kundi, alam mo yon, anak, tumayo ka ulit, okay? Ikaw ay malinis na, ikaw ay binago ko na, you can walk righteously again. Today is another day, you can walk righteously before God, okay? We don't have our own righteousness, but with God alone, we can be righteous, okay? Alam nyo po, kapag we are sorry, we are indeed sorry, then God will see us. Kasi si Lord naman, nakikita niya naman yung heart natin when we are sincerely saying sorry. Ayan. So, God will be beside you. Don't forget that. Wow. Di ba? Sarap nun, di ba? So, kasi si Satanas, you know, ito yung gusto niya, ito yung ano, gusto niya mangyari sa atin na kapag tayo nakasala, gusto niya mag-guilty tayo sa ating mga kasalanan. Gusto niya makaramdam tayo ng karumihan at manatiling marumi na lang yung paningin mo sa sarili mo upang maging malayo ka sa ating Panginoon. But ito pala, ang ganda po nun, no? Yung promise ng Panginoon. Kasi kapag tayo po ay naghihinakpis dahil sa nagawa natin kasalanan, then maramdaman natin yung presence ni God because, you know, yung comfort doon ay pinangako niya is kapares po nung kahulugan na hinango sa na Greek, kung ibig sabihin is he's just beside you. And so, he is encouraging you. Yeah. So asarap nun, diba, that when we mourn over our sin, then we could experience right away the presence of God in our lives. Kaya pala, yung mga taong may seryosong o sincere sa kanilang pagiging ng tao sa Panginoon dahil sa mga nagawa nilang kasalanan, naramdaman nila, naranasan nila yung presensya ng Panginoon sa kanilang buhay. Naranasan nila yung peace, naranasan nila yung joy na sila ay pinatawad. Di ba sarap po nun? Mm-hmm. Okay, kaya pala, blessed. And happy they are. And inviable. Okay, inggit-inggit yung mga taong nagmo-mourn over
their sin. Pero paano naman yung talagang nagmo-mourn dahil nawalan sila ng mahal sa buhay? Hindi ba kasama to dito? Well, God is, you know, God is a God. God is, you know, a God of comfort. Okay, yung ating, yung Holy Spirit ng ating Panginoon, isa sa ministry po niya is yung pako-comfort. So, you know, He comforts us. Kung tayo po ay nakay Lord, then we, God will also let us experience yung kanyang comfort whenever we experience sorrows or mourning out of tragedies in life. Out of mga lost in life. So, you know, God is also, God will also comfort us. Okay, pero dito sa Beatitudes, God wants us to have this kind of attitude. Kasi alam na natin, kaya tinawag itong Beatitude. Okay, ito yung mga dapat na maging attitude ng mga seryosong, okay, sumusunod, o mga seryosong follower at disciple ng ating Panginoon. So, kailangan magkaroon tayo ng ganitong attitude na kapag tayo po ay nakasala, alam natin nakasala tayo sa ating Panginoon, then kailangan natin mag-mourn. Okay, we should have this kind of feeling na tayo po ay naghihinap peace sa mga nagagawa po nating kasalanan. And ito yung promise ng ating Panginoon. And He will comfort us. He will let you experience His presence whenever we do that. Kaya pala, pinagpala yung mga taong nagmo-mourn. Eh paano naman, Pastor, yung tanong na, no? Siyempre, hindi natin maiiwas yan na dumarating tayo sa punto ng ating buhay na kapag nagkasala tayo ng mabigat sa Panginoon, parang mahihiya na tayong mag-church. Okay? Ayaw na nating mag-church kasi nga, parang hiyang-hiya tayo and we are really guilty about our sin. Okay, can we consider that as mourning over our sin? Ayun, nabagandang tanong po yun kasi may mga, ako mismo, may mga natanggap na akong mga katanungan gano'n sa mga ibang mga Kristiyano. Nung nakasala sila, ay mas lalo silang lumayo sa church kasi naiiyak na sila at feeling nila ay hindi na sila karapat-dapat. So, I think hindi ko masasabi po yun na totoong mourning. Kasi yung totoong mourning, it could lead to God's sorrow and repentance, di ba? Pagka ganun, mas ayaw pang pumunta ng church, so that means you're not choosing to mourn, you're choosing to enjoy your sin. Kasi gusto mong manatili dun. It's the perfect opposite, okay. Yeah. Parang naga-against ka for the restoration and comfort of God for you, parang ganun. Oh. Okay, ang galing. Okay, so I think mayroon ka pang idadagdag, di ba, about sa mga, pwede ba yung mag-mourn tayo? Okay, kasi yung, itong mourning, it's about, you know, you mourn over your sin. How about mourning over the sin of others? Pwede kaya rin? Okay, napakaganda pong example po niyan si Jeremiah or si Prophet Jeremiah. Alam niyo po ba na binansagan siyang weeping prophet? At alam niyo kung ano yung iniiyakan niya? Ano yung minumour niya? Ito po yung kasalanan ng Israel. Ibig sabihin, kasalanan ng ibang tao. O, di ba? Okay, so, well, actually, sa Beatitude, hindi yan tinalakay, no? Kasi the Beatitude itself is like a kind of a heart-to-heart talk between you and God. So, parang personal yan, okay? Pero sa application po natin sa buhay, kung titignan natin po si Jeremiah, why was he mourning? Why was he weeping over the sin of Israel? Okay. Alam niyo po, may ihahaling tulad din po natin yan sa ating sarili at makakagawa po tayo ng something great, something good for other people if we would try to consider that as well. So, ibig sabihin po niyan ay parang you put into consideration also yung ibang tao na wala pa sa Panginoong Jesus. Those who are living in sin. Okay, you are not becoming judgmental, okay? Kapag inalala mo sila or nag-show ka ng concern sa kanila. No, you are sharing God's love. Okay? Pag naalala mo yung kaibigan mo, kapamilya, kapitbahay, kaaway, lahat na ng K. Okay? So, kapag naalala mo silang lahat, and you are really feeling you this kind of mourning, okay, mayroon kang kalungkutan na wala pa sila sa Panginoon, okay, it would lead you to this kind of move, something na meron akong urge, dapat may gawin ako so that they will have this kind of relationship. Okay? Kasi ang mourn is, ang ibang ibig sabihin na naman ng mourn sa Grego ay a grief over broken relationship or ended relationship. So, ibig sabihin, wala silang
a good relationship sa Panginoon, they have this kind of broken relationship. And if you are mourning over them, kung talagang mahal mo po yung iyong mga kaibigan, kapitbahay, kapamilya, kasambahay, okay, you should mourn also over their sins kung wala pa sila sa Panginoon. And that will lead you to do something para ma-share yung word ni Lord, para maging ilaw ka sa buhay nila, para maging bridge ka at magkaroon din sila ng relasyon sa Panginoon. Okay, that's a very good application. Alright. Amen. Okay, so, well, I know na ang Panginoon din po ay nalulugod, siya ay natutuwa, nalulalhati when we intercede for others. Okay, diba? So, when we mourn also for the sin of others, tulad ng ginawa ni Jeremiah, nag-intercede siya sa bansang Israel during his time. Mm-hmm. Then, I think isa yun sa gustong-gustong ni Lord na gawin natin. Mm-hmm. So, we should not, you know, na hindi lang tayo nagmamourn. Kunti ka na nagmamourn sa kasalanan mo. Ibig sabihin, halos wala ka na siguro nagagawa kasalanan sa buhay mo. Okay? So, pwede ka pa rin mag-mourn. Mag-mourn ka sa kasalanan ng ibang tao. Okay? And do something about it, yeah, para magkaroon sila ng, alam mo yun, yung righteous life na kinalulugdan din ng Panginoon. So pwedeng mag-lead yun sa'yo o sa atin para ipag-pray din po sila. Pwede pong mahal mo sa buhay, pwedeng kapamilya mo, pwedeng kapitbahay, kaibigan, at pwedeng mga taong, mga, kahit yung mga taong ayaw mo makasama. pwede din po natin silang isama. Okay? So, nawa po, naging malinaw po sa atin itong pangalawang beatitude. Okay? So, let's take note, kitandaan po natin, let's remember that this is beatitude. Kailangan magkaroon po tayo ng ganitong klaseng attitude. Okay, so, ito po yung mga sekreto ng mga pinagpala. Sekreto ng mga taong kinainggitan. Okay, hallelujah, diba? Kinainggitan. Kaya, napagandang simulan natin itong taon na to, okay, this year, okay, na magkaroon, at ma-discover natin yung mga sikreto, okay, ng mga pinagpala. Oo. Sa mundo natin, okay, just to, you know, before we end up, sa mundo po natin, ang tinitignan nila mga pinagpala ay yung mga taong, ano, diba, mga taong napakadami ng kanilang pag-aari. Pwedeng madaming pera or madaming ari-arian. Well, yan yung mga tinitignan ng tao ng mga pinagpala. Pero iba po sa kaharian po ng ating Panginoon. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi pinagpala po. Well, blessing. Lahat po ng, sabi sa James, all good things comes from above. Lahat na mabubuting bagay. Kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon na magandang bahay, magandang sakyan, magandang pera sa bangko, magandang trabaho, okay, magandang opportunities, galing po lahat sa Panginoon yan. Magandang okay. Asawa. Magandang asawa. Yeah. Joke lang. Pinagpala ng magandang asawa. O, ano po yan, blessing po ng ating Panginoon yan. Pero, kung titignan po natin yung Beatitudes, ito po yung mas malalim. Mm-mm. Okay? Mas mahalalim na kahulugan ng pinagpala. Mm-mm. Okay, so if you want to pursue that, okay, so patuloy po natin, aralin po yung mga susunod pa, okay, na mga beatitudes po. Okay, marami po ito. Okay, let's continue to pray na may unfold sa atin ni Lord yung mga sikreto, mga ibig sabihin po nito. Tulungan po tayo ni Lord na may sa pamuhay po ito sa ating buhay. Kaya po yung manalangin. Lord, kami po yung muling lumalapit po sa inyo, Panginoon. And God, thank you so much, O God, for your word, O God. Lord, nawa, O God, magkaroon po kami ng ganitong klaseng attitude, O Lord, that whenever we commit sin, O Lord, ay magkaroon po kami ng attitude to mourn over our sin upang kami po, O Lord God, ay makaranas po ng repentance, O Lord God, at maranasan po namin, O Lord God, yung comfort po ninyo, Panginoon, yung blessing po ninyo, Panginoon. And not only for our sin, Lord, we pray, Lord God, na matutunan din po namin to mourn over the sin of others, Panginoon, upang sila din po, O Lord God, ay makaranas po, O Lord God, ng biyaya po ninyo, O Lord God, makaranas po, O Lord God, ng salvation, lalo-lalo na po, Panginoon. And Lord,
Tulungan niyo po kami, Lord God, na maging seryoso po kami, maging totoo po kami, O Lord God, na follower po ninyo, Panginoon. Lord, itong mga beatitudes nito, O Lord God, ay mga katangian. O God, mga basic, O Lord God, na mga katangian na mga taong seryosong sumusunod sa inyo, mga totoong mga follower po ninyo, O Lord God. So, help us, O God, to become a true follower po ninyo, Panginoon. Amen. Help us, O Lord God, to become a true disciple, O Lord. Amen. Help us, O Lord God, to be a true, O Lord God, na manggagawa, O Lord God, sa inyong kaharian, Panginoon. So, Lord, I pray, O Lord God, pagpalain niyo po, O Lord God, ang bawat nakakapaginig, O Lord God, bawat makakapaginig, O Lord God, niyo yung mga salita, Panginoon. And we pray that we will not just be a good listener of your word, but God, help us, O God, to become a good doer, to become a doer of your words, Panginoon. Amen. God, pagpalaan niyo po bawat isa po sa amin, and thank you so much, O God, for all the blessings. Thank you so much, O God, for your words, and even for the power of your words, O Lord God. At kung at maraming salamat din po, Lord God, sa nagagawa po, Lord God, ng salita po niyo sa amin. So continue, Lord God, to transform us, O Lord God, through your word, Panginoon. So God, we just want to be blessed, O Lord God. Kung kaya nga po, Lord God, nais po namin, Lord God, sa pamuhay ang bawat salita po niyo, Lord God, sa beatitudes, Panginoon. So God, thank you. We bring you back all the glory, honor, power, praises, and this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. From Jesus Followers Community, God bless you all. And may bye.